Ito nga palang hawak ko ay isang bagong action cam na nirelease this year, ang Insta360 Ace Pro. Nagawa ng Insta360 Company from China na kilala sa mga 360 cameras na tulad nitong hawak ko, ang Insta X3. Itong camera to ay unique dahil sa kanyang AI 5 nanometer chip with co-engineered with Leica. Yung Leica nga pala is kilala sa mga paggawa ng mga quality camera lenses. So tara, unbox na natin. So, unbox na natin siya. So, ito basic bundle lang to ng Insta Ace Pro. Sa bininhan ko agabi, yung store na yon, wala pa siyang available ng mga accessories. Next week pa available. So, ito pala yung available na bundle, yung basic lang niya. Battery, standard mount, yung adhesive, tsaka type C na cable. Then, yung guide. So, wali ito, di natin ginagamit to eh. Meron naman ako mga mounting. So, tara, unbox na natin. So, ito ang laman niya. Dito na pala lahat. Compact na rito. Ito yung adhesive mounting. Pero hindi ko gamitin ito. Ito yung standard mounting niya na magnetic. Para sa magnetic. Then, yung type C na cable. At napakaraming dokumento. Guidelines, tsaka mga sticker. At syempre, yung mismong action cam. Ganyan natin ito. Oops. Ito pa. Tagalin natin to. Ito yung magnetic mounting niya. So, Leica co-engineered yung lenses niya. Ito, andito removable. Kung gusto nyo, merong ino-offer si Insta360 na insurance para kasi hindi siya removable. Unlike sa mga ibang action cam. So, kung masira mo to. Kung masira mo to, malaking problema. Kaya nag-offer sila na ngayon ng warranty pa para dito. Kung masira mo to, masira mo tong lens na to, meron in-offer sila sa website 1,270 NT for 1 year. So ito na yung flip screen niya. Sabi nila madali lang masira, pero napakahirap nito. Napaka-premium ng pagkakagawa dito. So, ito. Ito na. Mamaya testing natin to. Ito nga pala ang laman, guys, ng box na to. Na binili natin sa bundle na to. Ito yung standard mount niya. Type C cable. Adhesive mount. Isang battery. Action cam. Meron din siyang mga dokumento tulad ng warranty card, quick start guide, at mga stickers. Ito naman, nag-request kami sa store na binilhan namin kagabi kung anong previous. So, ito yung binigay niyang previous sa amin. 128GB na memory card. So, proceed na tayo sa activation ng apps para sa camera na to. Bago tayo mag-proceed sa activation, so install mo natin itong mga to para mag-on.
Ito, natatanggal to. Pag natanggal nyo to, hindi na siya waterproof. Ingatan nyo to. Ingatan nyo itong hindi mawala. So, ito yung SD card natin. Dito rin kakabit sa tabi ng Type-C port. Insert lang natin. Okay. Lagyan natin ulit. Then, yung battery sa kabila yan. Push mo lang to. Yan. Ilami yung battery pag tatanggalin mo. Yan. Yan. Ilahi mo siya. Yan. Itong flip screen, may lock yan bago mo i-flip. Sabi nila, 10,000 times bago siya masira. Siguro naman dito ay abot ng kaganoon, no? Kung sa motovlogging ka, hindi mo naman siguro, hindi naman natin kailangan na nakaflip yan. Sa mga ibang sports, kailangan siya tulad ng biking at mga iba pang extreme sports. Pero sa motovlogging, okay na okay na tayo sa gantong setup. Tsaka, ang tigas, oh. Napaka-premium pagkagawa nito. So, ibalik po muna to. Okay. Yan. So, ngayon, activate natin siya. Through apps. Okay. Buksan natin. Activate na natin. Nakikita na siya. Yan. New firmware found. O, download na natin. Napag-umuna to. A few moments later. So, ngayon guys, activate na yung ating camera. Pwede natin siya makontrol through apps. Ayan na yung preview niya sa phone. So, yung ibang features ng camera, test ride, sa ibang video na lang. So, salamat sa panonood. Hanggang dito na lang muna. Adios!